tayo mag-asawa ay hindi biro. Hindi laging ligaya kahit na marami pa kayong anak para magbigay sa inyo ng saya sa buhay. Kailangan talagang paghirapan mo para maalagaan ang mga bagay o taong mahalaga sa iyo. Ang bawat araw ay isang araw na ilalaban mo kung ano ang meron ka at ingatan ang pamilyang pinaghirapan mo ding makuha. Masaya ang pamilya ko dahil lahat ng kailangan namin ibinibigay ng asawa ko. Higit lalo sa pinansyal na aspeto. Kami nga ang nag-aasikaso ng mga paupahang bahay ng pamilya niya na nasa ibang bansa at tinutulungan din nila kami sa pagpapaaral sa dalawa naming anak na si JC at Shirley. IFM, ito ang storya ng aking buhay. Cheche! Darling! Joma, darling! Tinan mo nga ito, parang sikip. Oh, hindi ah! Ang ganda kaya! Tingnan mo sa salamin. Pogi ba, pogi ba? Oo, tapos bagay pa sa'yo yung kulay. Pero han, regaling. Tingnan natin oh, parang ang dami masyado padala ni Mami sa'yo ngayon ah. Parang sabi nga ni Mami, meron daw ata sa'yo dun eh. Pabuksan mo, bukas mo na muna. Tingnan mo kasi, tanggalin mo muna yun. Ay, ala! Tingnan mo, honey oh! Ang dami puro corn beef, tapos puro imported na chocolate. Uy, ganda to! Sarap to! Ang dami talaga. Matutuwa na naman ito yung kapitbahay natin. Ay, may envelope pa there. Ay! Oh, pera! Wow! Patin ka na! Tignan mo kung magkano. Wow, yes, baby, bili. Pambili na naman ako ng sapatos. Oh, honey. Oh, magkano? 2,000! Wow! Grabe, ha? O, alam mo na, honey, yung plano natin nakaraan pa. O, sige, tabi mo nga muna ito. Yan, meron pa iba. Ayan. O, ito may mga damit pa. Darling naman yun. Kung may naging sumento, magdudumihan yun. Ayoko naman, darling, no. Alam mo, ang swerte mo talaga sa parents mo. Anong swerte ko? Swerte mo rin, swerte natin. Oo nga, diba? Eh. Tingnan mo, sobrang all out yung support nila. Mamaya, mag-register mo nga kasi tatawagan ko at mag-chat tayo. O, tama, sige. O, magpasalamat ka kay Mami, ha? Okay. Tingnan mo, ang swerte talaga natin. Kahit wala kang trabaho, eh, nandyan pa rin sila para supportahan tayo, dear. Mari ha, Mari Alicia, sabi ko sa'yo, bukas same time, dito ulit tayo. Sure thing, Mari. Siguraduhin mo yan ha. Oo. Eh, palibasa kasi ikaw, sexy mo na, kaya hindi mo na naman kailangan na zoom. Eh, ako, tignan mo, mula nung nanganak ako, ayan, lobo bigla. O, hindi naman, Mari, Diyos ko, ang ganda-ganda mo kaya. Eh, ikaw, binabola mo pa ako, mangutang ka, no? Hindi ah, grabe ka sa akin. Hindi ah. Mari, no? Eh, paano ba naman ako hindi tataba ng ganito? Eh, yung parents dito ni Jomar, yung asawa ko, di ba? Ah, oo, si parang Jomar. Padala na padala, dahil nung kailan nga nagpadala na naman, eh kung bibilangin mo, parang halos wala pa nga yatang 1 week, nung huling nagpadala yun. Grabe naman! Truly, tapos naman, ang laman Mare. Pa, puro imported na pabango, chocolates, lahat ng klase ng pagkain, dahil may mga damit pa.
Ay, alam mo, napakaswerte talaga namin dyan sa parents ni Jomar. Alam mo, kahit wala siyang trabaho, ayun, all out pa rin ang support sa amin ng mama niya. Ay, nako. Buti ka pa, Mare. Ako, ito, napakahirap ng benta ngayon ng mga appliances. Halos konti lang yung customer na pumupunta sa tindahan namin ngayon. Buti ka pa nga, Maring Cheche, ang swerte-swerte mo. Kasi yung magulang ng asawa mo, pinapadalan kayo. Tapos ang swerte-swerte mo din sa mga anak mo. Samantalang ako, ito yung negosyo namin. Ang hina-hina bumenta ngayong month. Grabe. Halos wala kaming customer. Alam mo, bukod dun, may problema pa akong Mare. Sabi ko na ako, mangungutang ka eh, no? Hindi ako mangungutang. Ito naman. Kasi kailangan namin ng malilipatan ng apartment. Kasi yung apartment namin ngayon, pa, hindi ko na kayang bayaran. Apartment lang ba, Mare? Oo. Eh, ako tamang-tama. Kasi yung apartment doon sa likod ng bahay namin, yung lagi kong kinukwento sa'yo. Oo. Oh. Saktong-sakto lang yung size nun. Bakante yun ngayon. Kasya-kasya. Di ba dalawa lang naman kayo ng anak mo? Oo. Oh, edi doon ka na lumipat. Go na yun. Push! Ay! Sige. Sige, bukas pa natin. Sige. Uy, thank you talaga, Mare. Ay, nako. Anytime, Mare. Okay naman pala tong apartment na lilipatan natin eh. Oo nga anak eh, kahit papaano okay naman tong apartment na sinabi ni Maring Cheche. Hindi man kasing laki nung dating apartment natin, pero maganda naman, di ba? Ma, siguro yaman or sila, no? Maring Alicia? Oh! Diyan na pala kayo! Oh, Paring Jomar! Oo. Ah, yung anak mo to? Ah, oo. Batik anak. Hello po, Tito Jomar. Hi. Oo, kumusta? Nagustuhan nyo ba yung apartment? Oo naman, Paring Jomar. Ang ganda-ganda nga nung loob eh. Halatang full furnished. Inayos ko talaga yan. Tsaka nilinis ko na dyan. Kung meron kayong papayos dyan o may mapansin kayong mga sira, lapitan nyo lang ako ha. Ako okay na yan. Maraming salamat. Oh, but by the way, pasensya na kasi ako na lang yung pumunta dito. Wala kasi si Mari mong Cheche. Nasaan si Mari? Nasa palengke ata. May binili lang ha. Ah. Oo, tsaka ito nga pala. Pinabibigay niya. Ay, grabe! Nag-abala ka pa! Ang dami naman ito! Oh, kanin na lang yung ano dyan. Pwede ng pangulam dyan. Mga galing sa... Ay, mao! May meatloaf pa! Tsaka masarap yan! Tikman nyo! Hindi, magsahin ka na kaya. Masarap yan! Ang dami naman ito. Kanin na lang. Okay lang ba? Hindi, ano ka ba? Si Mari mong Cheche talagang nagpabigay niyan. Ako, pakisabi na lang kay Mari mong Cheche. Maraming salamat, ha! Nandito ba kayo bukas? Kakalipat lang namin, eh. Okay, bukas, daan kayo sa bahay kasi birthday ko, okay? Sige. May konting handaan, medyo okay, meron din. Sige, mukhang masaya yan. Sige. Paano yan? Alis na muna ako kasi walang tao sa bahay. Okay, sige. Okay, sige. Salamat po, Tito Jomar. Bye-bye. Ingat kayo, ha? Ibang handa doon. Ang dami pa dito. Hindi mo yata nabibigyan yung mga nando sa labas. Dahil doon na yung iba. Pero, teka, meron pa ako nung dito. Ito nga, meron pa ako isang niluluto dito. Ang handa doon. Sige, pwede na to. Pang magdabo. Sige, nadali mo lang muna yan doon. Sige, wait lang. Maring Cheche! Mare! Salamat naman na nandito. Ano? Oo nga. Uy, Paring Jomar! Happy birthday! Ay, salamat. Thank you, ah. Uy, naku, Mari, ano, kumain ka na ba? Kasi tingnan mo, ang dami kong niluto. Ngayon kayo, pagod na pagod talaga ako, Mari. Mukhang pagod na pagod ka nga, Mari. Ang dami pong niluto, ah. Mukhang masarap. Ay, oo naman. Siyempre, pinagandaan ko yan. Pero ito nga, tingnan mo yung tsura ko, covered. Etong mga barbecuehan ko? Oo nga, kanina ko pa sinasabi sa'yo. Bigay mo dun kay Kula. Hindi pa luto lahat, ito po lang. Sige, wait. Oh. Mare, Mari Alicia. Oh, pare. Sige lang ha, kain lang kayo. Kung may ano pa, meron pang may soft drinks. Sige. Soft drinks doon, may juice, okay ano lang. Ba gusto niyo? Sige. Mamaya ha, hindi pa tayo tapos. Okay, may inuman mamaya. Okay, sige. Naku, ano na sinasabi mo inuman naman? Nagbumili ako, tatlong case yun. Anong gagawin mo doon eh? Tingnan mo, han, pagod naman na ako. Makakainom pa ba naman ako? Okay lang naman, kahit di ka uminom, yung mga bisita natin. Basta Maring Alicia, mamaya babalik ka. Oh, sure, sige, Paring Jomar. Naku, Mare,
Kung pagod ka na, huwag kang magala. Ako na mag-aayos dito. Basta sasama din ako sa inuman, pero tutulungan kita dito. Magpahinga ka na. No, hindi ba nakakaya naman sa'yo, Mar? Hindi. Madami pa to. Madami pa dun sa labas. Hindi. Oo, huwag kang magala. Ako ang bahala sa lahat. Sa pagpapatuloy ng ating kwento dito sa IFM's Comfort Room ng IFM 93.9 Classic. DJ Nika and DJ Hally, ako ang tipo ng tao na mapagtiwala sa mga tao. Never ako nag-isip ng hindi maganda sa mga taong malapit sa akin. Palakaibigan akong tunay kahit na noong pang dalaga ako. Kaya marami akong mga kaibigan. Kailanman hindi ako nagkamali sa mga taong pinagkatiwalaan ko. Dahil lahat naman ng mga kaibigan ko mula noon ay para ko na rin pamilya ngayon. Kaya lang, Idol, darating ang isang pagsubok sa mga panahong hindi mo pinaka-inaasahan. Maring Cheche! Sino yan? Ah! Oh! Ikaw pala, Mare! Si Maring Cheche, paring Jomar. Naku, alam mo naman yung kumare mo, busy lagi. Oh, kumusta, Mare? Kumusta yung unang linggo niyo doon sa bahay? Okay naman, pare. Hindi naman kasing laki nung dating apartment na tinitira namin, pero... Pwede na yun, dalawa lang naman kayo ng anak mo. Pero pag merong mga sira, sabihan mo agad ako, text mo si Mari mo, punta ka lang dito para maayos natin. Ah, okay. Sige. Nga pala, paring Jomar, may mga binibenta kasi akong appliances dito. Baka may magustuhan ka, tignan mo. Ano ba yan? Patingin. Ayan, may mga magagandang ano dyan, electric fan, ganun, oven. Ngayon kasi, Mari... Yung iba nga, hindi namin ginagamit, pero... Ganun ba? Sayang naman. Sa totoo lang kasi, kapos na kapos talaga kami ngayon. As in, kaya nag-house to house na lang ako kasi pakahirap naman na... Ang hirap-hirap ng buhay. Normal yan, Mari. Ganun talaga pag naglilipat ng bahay. Pero, sige, ganito na lang. Para hindi naman mabigat sa inyo. Kausapin ko na lang si Mari Muncheche na... Kahit hindi na muna kayo magbayad ng renta ngayong buwan, okay? Para hindi naman mabigat sa inyo. Pero, talaga? Pero naku, malaking tulong yan sa amin, paring Jomar. Kung kailangan nyo ng tulong, mas lapitan mo lang kami, si Mari Muncheche, nandito na naman kami. Naku, pero sige, baka kumain na ba kayo? Oo, kumain naman na kami. Ito baka makatulong to sa inyo. Meron pa naman konti dito eh. Tsaka nagpadala pa naman yung nanay ko sa abroad eh. Oh, ito, tanggapin mo na to. Pwede na to, pandagdag nyo. Pabili ng ulam. Ako, pare. Di, okay lang, Mari. Maraming pera. Naku, sobrang laki naman ito. Okay lang talaga. Okay lang. Nagpadala pa lang yung mama ko sa abroad eh. Kaya meron pa namang konti. Oh, tanggapin mo na. Oh, sige. Maraming salamat, paring Jomar, ha? Maraming salamat talaga. Malaking tulong talaga to. Luka ba, Mari? Parang wala naman tayong mga pinagsamahan. Okay lang yun. Basta, ano man yung problema, nandito lang kami, ha? Paring Jomar, pinagluto nga pala kita ng minudo. Pasasalamat na din para sa ginawa niyong pabor sa aming mag-ina. Uy, favorite ko pa naman yan. Talaga? Oo, ano ah.
Hmm. Kung ako nagluto niyan. Ay, salamat. Alicia pala. Ikaw talaga na po, pagbiro mo naman. Huwag mo na akong tatawaging pare, Jomar na lang. Ah, okay. Tsaka, Jomar. Mas lalo kong pumupogi pag Jomar yung tawag mo sa akin. Pogi ka naman talaga, Jomar, ah. Yee! Payakap nga ako! Oh, baka mabutan tayo ni Cheche, pero bilis halika. Hindi yan, si... Talagang sumisexy ka, oh. May epekto yung zoom. Oh, pati... Oh, eto, oh. Aray, baby fats, oh. Hindi ka nakikiliti ako. Ayan. Yeah. Yeah. Maring Alicia? Maring Jomar? Ah, oh. Maring Shirley, andiyan ka pala. Oo, oh, hinahanap kanina ka pa ba dyan? Si Maring Cheche. Di ko nga alam sa babae yun. Lagi namang umaalis dito. Minsan di nagpapaalam eh. Eh, ano bang ginagawa niya dito ngayon? Hindi, Nino. Kain ka, halika. Kasi nagdala ng ulam si Alicia. Oo, nagdala kasi ako ng ulam. Tara, tara. Kain tayo. Ah, sige. Wag na lang. Wala naman dito si Maring Cheche eh. Alicia, kanina pa ba yun? Di ko nga alam, naku, baka ma-issue pa tayo. Kaya nga eh, kanina ka, nabigla din ako, hindi ko nakita eh. Kasi bakit hindi nakalak yung pinto nyo? Ano ba naman yan? Di, okay lang yan. Ikaw nga, kain muna tayo. Sige, magutuloy ako eh. Bigla ako na tense. Tira kita sa sarili kong pamamahay, babae ka! Aray. Sa sarili kong bakurili ka rito! Aray! 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 Malandi ka, makatikari ka dito! Aray! Ano ba? Aray! Aray. Ano ba? Palamukha mo! Dahil sinaktan mo ako, ipapabarangay kita! Aba! Ikaw pa makapalamukha! Nakasalaw mo! Aray ko! Yabang-yabang mo! Ditibaan na talaga kita! Masarap yung niluluto mo, darling, ah. Cheche! Uy, di ka pumimik. Ano? Di ka pumimik dyan. Patawan mo ako. Sarap yun, oh. Darling. Uy. Ano ba? Ang kulit mo. Ba't ka ganyan? Sorry na. Sorry. Sorry na, please. Alam mo, hindi ko namang ginusto yun, eh. Na-tempt lang ako. Pero sana, huwag mong hayaan maapektuhan yung pagsasama natin dahil lang dun sa kumari mo. Ako ba? Darling! Ako ba ang humaya? Napakailaman niya yung relasyon natin, Jomar? Hindi ba ikaw? Naamin ko, mali ko. Oo, may mali ako, pero... ayusin natin to. Di ako sanay na ganito tayo. Alam mo, Jomar, mahal kita. At mahal ko din yung mga anak natin, kaya... Kaya nga'y naayos ko, darling. Kaya nga'y naayos ko, Cheche, na maging okay ulit yung samahan natin kasi ayokong mawala ka. Mahal na mahal kita. Sana paniwalaan mo. Ana, sana? Ako ba? Ako pa ba yung may kasalanan sa ating dalawa, Jomar? Ako ba yung humaya sa babae na yun na pakialaman niya yung relasyon Cheche, natin? Kaya nga humihingi ako ng tawad sa'yo eh. Kasi ayokong... maapektuhan yung pagsasama natin dahil dun. Ayaw mo maapektuhan, pero ito. Oo nga. Anong ginawa mo?
Inaamin ko naman sa'yo, diba? Hindi ko ginusto yun. Attempt lang ako. Sorry na. Ano namang mahal na mahal kita. Hindi ako sanay na ganito tayo. Mahal mo ko? Pero nagawa mo ako ipagpalit doon sa babaeng yun. Bakit, Jomar? Dahil ba mataba ako? Dahil na mas may hubog yung katawan ng babae. Ano ka ba? Wala sa akin yun. Ang tagal-tagal na nating magkarelasyon eh. Ang tagal-tagal na nating mag-asawa eh. Ngayon ka pa magtatanong ng mga ganyan? Balandi lang talaga yung kumari mo. May kasalanan ka din. Huwag mo isisi sa kanya lahat yun dahil ikaw mismo nagpalandi ka, Jomar. Darling, nagpalandi ka! Lalaki lang ako, nagkakamali. Kaya nga humihingi ako ng tawad. Sorry na naman, hindi. Oh. Ang sakit-sakit ng ginawa mo sa akin, Jomar. Iintindihan kita. Pero anong gagawin mo? Diba? Hayaan mo bang masira yung pagsasama natin? Paano yung mga anak natin? Jomar, huling-huli na to. Alam ko na ngayon ka lang nagkamali, pero kapag inulit mo pa rin, hindi ko na alam ang gagawin ko. Gagawin ko to dahil mahal kita at mahal ko yung mga anak natin. Sana naman, bago ka gumawa ng mga bagay na ikasasakit, nandamdamin ko, isipin mo muna ako. Isipin mo muna yung pamilyang to. Di ba't ang pangako sa'kin, ako lamang ang iibigin. Ngunit bakit ngayon hindi mo man lang mapansin? Tuwi na sa'king alaala, ay palagi kitang kasama. Ngunit bakit ngayon ay may mahal ka na? DJ Nika at DJ Holly, alam kong ang pag-aasawa, higit lalo ang pagpapapamilya, ay hindi mainit na kanin na kapag napasok ka, ay iluluwa mo na lamang. Iyon ang unang beses na nagawa akong pagtaksilan ng aking asawa. Naisip kong sadyang natukso lamang siya sa babaeng pinagkatiwalaan ko pamanting. Alam ko naman mga idols na lahat ng pagsasama ay pagtitibayin ng mga malalakas na bagyo't unos ng buhay. Ngayon ay mas pinatatag ng panahon ang aking pamilya at ang pagmamahala namin ng asawa ko. Sana ay maging inspirasyon ang aking istorya sa mga pamilya o mag-asawang dumaraan sa ganitong pagsubok. Lahat naman ay malalagpasan. Basta't pag-usapan at maniwalang walang ibibigay ang Panginoon na problema na hindi mo kakayanin. Lahat kaya mo. Lahat posible para sa iyong pamilya. Maraming salamat. Lubos na gumagalang. Cheche.